na mas mabilis mag-clear. Well, to be fair, pwede ka makapagpabilisan ng clear. Pero essentially, hindi mo kaya pigilan yung level 4 ng barat. Ay, grabe. Parang ano to? Parang isa na naman ba tong form ng stand mo, retrico? Pwede. Oh, pwede. Well, siyang... ano to? Bobby Trick Strat. Stand mo, retrico. And yun nga ang ating aabangan para sa paparating na game number 2. Blacklist International and Smart Omega. Nangakailangan ng mga puntos ang dalawang kupuna na ito. Pero ano nga ba ang aasahan natin sa first part? I would say medyo kalmado for both sides. Mas maganda lang siguro dito yung magiging rotation sa Smart Omega kasi mas aggressive by nature, by virtue yung kanilang tank support, ang kunot ng Barats. Sinasalo lang yung mga star shot. Eh. Interesting to, naka-Festival of Bloods yung Barats. Usually makikita natin naka Wilderness Blessing kapag nanggagaling sa mid, pero he does want to go for the sustain and mostly just the HP items para matulungan sila dito. Kasi may ano din naman eh, may blessing eh mula sa bulaklak na daladala ni Florid. Yung ano, flower power. Yep. Flower friendship. Tawag doon. Uy! Nabaril yung green! Oh my goodness! Si Du, yung ano. Oh, yun Du. Sakit sa pakiramdam, nabaril yung green. ano pa yun ah? Alam mo yung pag-jungler, kapag nakikita mo, sakit sa pakiramdam eh. Nararamdaman mo talaga, no? Sympathy pains yun eh. Pero kailangan mag-move on. Dito ni H2O, kailangan niyang humanap ng way para makaangat dito sa laban nito. Blacklist International, ibang classic performance ang pinamalas nila nung game number 1. Pero ngayon sila naman ang nagiging agresibo. Oh, paano ka ba naman hindi magiging agresibo, di ba? Naka-barats ka na mid lane. Kaya kita-kita naman si X-Ray, yeah. Mo, nagsisticker. Mamaya, feeling ko nga, ililipat yung bulaklak dito kay H2O para may pwede. Motivation. Eh. Oh, pwede nga naman talaga, pero ngayon, ilang segundo lang ay ma-open na yung unang malaking objective ng ating game, which is the first turtle. Jome et... Pero may barat, galit na galit. Alaga rito! Okay, ayun na yung so-called teamwork and the smart missile expert. Ginamit na, alit sa final blow. Mukhang mapupunta naman kina Sensui ang turtle. Tinitigan lang ni Exhort. Oh! Haji! Pero pinasok pala doon ni Haji. H2 kami petrify pa. Edward secures the first blood. Wait. Maxyo agad ang ating nakikita. Napagamit ni Haji ng entropy dito si Nathan. The idea was, okay, ang ginusto mangyari ng Omega, Exhort, do the blacklist strategy na pwede sa'yo mo mag-retin pa rin sa turtle, pakita ka pa rin no matter what. Yeah. Yung ginawa ni Haji, alam nila hindi ko contest yung Nathan. Kasi nga, alam nila itong Nathan jungle na to. Pinuntahan ni Haji yung Nathan sa may purple buff niya. Uh-huh. And nung nakita nila nag-entropy, doon na lumabas yung ghost cycle ng Blacklist International na, guys, boys, walang pantakas. Sige, kung babalikan natin yung history, last week, nung laban ng Blacklist International sa Milano Evos, ginamit din nila ito as jungler. And yung mga tagpo na gamit nila itong jungler na ito, yung Nathan, ang bagal nila, hindi sila sumasabay sa mga objective. And yun yung aasahan natin para sa Smart Omega. Pero kasi lumalaki na bigla. Imagine mo, 3 minutes pa lang, 1.1k gold na kagad ang hawak, na kalamangan ng Blacklist. Tsaka ang sakit sa pakiramdam nito. Imagine mo, Nathan ka, yung nag-i-invade sa jungle mo, Fredrin, ang laking pader niyan. Tapos, hindi nga kayo aabot sa retry battle. Kasi ang ginagawa lang ng Blacklist International, binabaril ni Yue yung mga green. Nagiging hirap nun ha. Yung pagka nakukuhaan ka ng green, kasi nadidelay ka na, tapos kailangan mo pang humanap ng way kung saan ka maghahanap ng farm. Kasi hindi ka naman ganun kalaki yung experience na makukuha mo kapag tumambay ka dyan sa mga minions na parang kailangan talaga ng alalay na ngayon. Pero napanggandang entropy ni out. Hindi naman siya nahuli ng Minion Fury. Mag-go for the counter engage na nga ba dito ang Smart Omega dahil medyo low on HP na yung ibang mga minions. Pero natak pa lang ayaw offended. Si Joma makakuha doon ng kill on to Haji. Si Sensui na yata ang gustong isunod. Pero yung Razor Strat, hindi na ibagsak. Double kill para dito kay Joe pero pinawian din ni Ohib. Grabe yung outplay. Outplay after outplays ang ating nakita doon. Pero open ang second. They're gonna try rushing. Third lang ating game. Nirrush na nga ata to H2O. Ginamit na yung kanyang entropy. So, makukuha na nga nila. That's the thing about Nathan. Even if madelay siya, if you give him enough space, ang bilis lang nung recovery kasi napakabilis lang din niya mag-farm and also yung damage output. Yung scaling niyan, I would say it's better than most of the heroes.
medyo linear siya pero mas konting mas curved yeah. yung kanyang development dito no. Talagang mas mabilis siya mag-scale compared to most of the marksman jungle. And nakita yun, naramdaman ng Blacklist International kanina yon. Tinayuan lang nila saglit yung Nathan. Actually hindi nga nag-focus si H2 na patayin yung Fredrin, pero nakita nila yung damage output na kaya ng isang Nathan lalo kapag may hawak na orange buff. Okay, na Feather of Heaven available na rin para dito kay H2O. Unti-unti na siya nakakapag-invest na mga kakailanganin niya para ma-take down itong mga makukunat na heroes ng Blacklist International. Oh, parang ang laking bagay ngayon na nasasamahan na siya. Ang laking struggle din naman kasi talaga considering na ikaw ay isang marksman jungler at sobrang... Actually, hanggang ngayon nakikita naman natin may 2-level gap na nag-exist sa pagitan ni Sensui and H2. So, hindi pa naman siya sobrang nakakahabol talaga in terms of that. Parang ang laking bagay kapag may alalay ka dapat ngayon na talagang sa inyo or sa kanya at least nagre-revolve kasi yung parang idea nung lineup nila kasi sobrang lahat naka-tailor na gusto sang maalalayan or masuportahan sa mga team fights pero ngayon napapag-isa si Jome na palilibutan ng mga miyembro ng Blacklist International na nakakuha ba ng hatak dito hindi naman itinuloy at nadepensahan din maliit. Yung kagustuhang mag-push doon sa baba may maliit guys may maliit parang yun yung ano yun yung nagiging nagiging sugal dito para si Smart Omega kasi kapag naglagay ka ng mid barats nauubusan ng minions yan eh. So kailangan mo ma-maintain yung big guy na passive boom. Tsaka kailangan iwan yung mid lane para solo farm dito si H2 on the Nathan. Kasi ang kinaganda naman sa isang Nathan, di mo naman kailangan yung level, kailangan mo yung gold. And ang ganda rin ginagawa ng H2 rito, nagbibilang silang heroes. Lima yung nagpakit yung may bottom lane. Oop. Immediate take on the purple buff, hindi siya aabutan ni Edward. That is such a nice play from H2. Ooh, napapaliit yung kalamangan at hindi parang nararamdaman kung ikaw lang yung Smart Omega. So, siguro ito rin naman yung gugustuhin nila at this point. Medyo mag-ingat-ingat lang muna. Pero ngayon, paano ka mag-iingat? Ginoka na agad-agad! Sinalunan with the Minuan Fury na may pinuhunan ng Electo Final Blow. Sensui will take down H2O. And mukhang ang turtle na ito ay itutuloy na lang ng Blacklist. Pero nagpaparamdam pa rin naman sina Exhort. At gusto yata na kahit papano ilaban. Dito na's welcome, nag-charge. Pero hindi makakakuha ng kahit sino Joe. Papasok na rin. Makakakuha ba ng hatak? Will I'm offended? Masakit-sakit yata yung damage na gumula kay Sensui. At mukhang hindi nga retry! Sinuntok lang bigla si Ryota! At gusto na yata ang dumis engage ng Smart Omega! Pero naiwasan din ni Jome yung Star Shatter ng Novaria! Grabe! Sabi na, nung panahon nyo, ay nung ngayon panahon nyo, Makruhan. Nung panahon namin, Mikruhan. Yeah, harapan lang eh. Nakakita natin eh. May mga pag-juggle na ginagawa dito ng Smart Omega. Kasi yung generasyon nila, dun sila sanay eh. Dun sila magaling eh. And itong Blacklist International, alam natin na dumaan na rin sa napakaraming pagsubok itong kupunan na ito. Kaya talaga masasabi natin yung tibay nito. Jom! Hindi siya tamaan ng pangkasin. Grabe, sobrang tapang ni Jom. Okay. Ito rin matapang eh. Ito rin eh. Speaking of tapang, Edward, level 9 na siya dito. Actually, si Ryota rin naman is level 9 na. Pero may kita nating gap dito. Yung gold na napapalaki pa unti-unti ng Blacklist International. Tuloy-tuloy pa ngayon pag-agaw ni Sensui dun sa mga greens eh. Yeah. Although nasa sacrifice dito yung ano no, yung farm for the side of Smart Omega. At the bare least, nag-scale up dito si H2. There's a Detonus welcome on Sensui here. Half HP para sa may top lane, patay kagad si Jome. Yep. Wow! Uy, Ryota go! Gusto yata makakuha rin ng bawi. Napakarami rin na stun. Pero makakatakas pa si OF. Nandoon na rin H2. Sinalubong talaga siya. At ngayon naman si Sensui eh, medyo nasa gitna. Hindi H2 na rin makakatakas. Pero inuunti-unti at ngayon nakakuha ng bawi ang Omega. Wow, ang ganda ng pasok doon ng Smart Omega. May mga pag-bait na nangyari. Oh, pero masakit ha, masakit. Oh, masakit. Yung mga Star Shatters na yun. May entropy din para dito kay H2O. Pwede silang bumasag ng Tore pero sabi, hindi na kailangan. Hindi, pinutin na natin. Unahin na natin. Wala almost, silang minions. Almost got the kill on Haji too. Edward! Smart Omega, ladies and gentlemen. Pero dahil sa napakaraming nangyari na yon,
unang Lord ng laban na ito ay makukuha ng Blacklist. Pero nakikita natin yung potential ng lineup ng Smart Omega. Yes, tinatry defensahan ito ngayon ng Blacklist International. Edward. Pero grabe yung entropy out lang na gagawin dito ni H2 matapos makapag-push. Parang din na lang din ang gusto yata nila ngayon eh. Literal na mag-spasyo muna, gagawin o kukunin ni H2 yung mga objectives. Yeah. Pero ito yung objective na kailangan muna nilang depensahan kasi Blacklist binigla talaga si Nikyur ito eh. Ito yung usually tinatawag natin yung 4-protect-1 strategy. Talagang hey, may isang hero lang na pinoprotectahan sa buong mapa. Although, lagi namang ine-employ yun sa mga container. Pero ito, special lang to. Special treatment para kay H2. Sa'yo lahat ng corpse, sa'yo lahat ng protection. Kasi ang importante rito, maprotektahan nila yung Nathan dahil sobrang kate at sobrang taas ng damage output na issue rito. And utility, halos lahat na dala-dala dito ng Smart Omega. Yung crowd control, yung heals, yung mga pokes na pwede manggalang dito sa ibang heroes. Talagang sineset up pa nila ng magandang game yung Nathan. But the thing is, again, Blacklist International, in terms of the macro control, ay sila pa rin yung lumalamang pagdating sa objective. Oh, Jome! Uy! Hindi ka pa mahatak doon ha, nang I'm offended ni Jome. Pero balik lang. Uy! 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 Atoy R! Season 9 yun ah! Season 9, oh! Season 9 yun ah! Season 9! Sui! Sui! Medyo marami-rami yung throwback na nagaganap. Pero ngayon ay nararamdaman na yata ni Sui yung damage. H2 na ako, 3 hit lang. Pero napakarami na nakapun sa Minowan Fury. Meron pang kasunod na nakap. Pero sa likod si Ryota! Napakarami na susuntok! Ohep! At naman, apat ang tumumba sa side ng Blacklist International! Oh no! Simula na ba ang pagbawi ng Smart Omega rito? Well, makikita natin for the next few minutes. Blacklist International, they are scaling with Akari and the Novaria. Magiging issue to para kay H2 mamaya-maya. Pero as of now, ine-enjoy ni H2 na siya yung hari ng game ngayon. Literal na, pinaghaharian niya at parang pinagasisilbihan siya ngayon dito ng kanyang mga kakampi. Oh, literal na kailangan talaga ma-secure nila this time. Completely different sa nung back siya siya. Oh. Siya ngayon yung bawal na season, abot. Sabi sa'yo season 8 eh. Wow. Kakaiba ito at talagang nagtutrowback tayo eh. Napakarami ng mga generations na ating pinag-usapan. Even yung generational recalls ay nasama na rin. And this balance mula dito sa Smart Omega ay nagbibigay talaga ng hirap against Blacklist. I'm liking this build from Jome. Hindi niya hina-hybrid yung Ruby. Kasi the thing is, meron siyang damage na kapag naharapan niya yung heroes ng Blacklist International, they really have to be concerned about the DPS na magagaling kay Jome. Hindi ito yung pwede nilang baliwalay na parang, ah, okay lang, CC lang yan. Let's focus on the other heroes. Kasi kapag naghiwala yung attention nila at sinubukan nilang hanapin si H2, little by little, Jome is gonna be able to wither down on the HPs of Blacklist International, especially with the halberd pickup. Walang, hindi mo wala, pero halos lahat ng heal na manggagaling kay Minotaur ay manenegate ni Jome. At ngayon, katakot-takot kung paano ang magiging approach ng Blacklist International coming into this team fight. Kasi for sure, may kita or i-expect na natin ang mga gagawin ng Omega. Katakot-takot din yung ati Atoy R sa likod ha. Parang isa rin yung sa mga kinakailangan nilang isipin ng mabuti. Lalo pat magkakakitaan na naman yung dalawang XP dun sa taas. Oh, no. Pero na namang nagaganap na 1v1. Pero sino nga ba ang mananaig dahil pinagpapatuloy yata? Pero tatakong palayo. Hindi na muna lalaban ngayon si Edward. Grabe si Atoy R, man. Pabisado niya yan. Pakito Benedetta, season 17. Sila din yun! Pakito Benny! Silang dalawa din yung nag-aarap noong mga panahon na yun. Si Mr. Consistent, tsaka si Rio. Wala pa siyang monogram nun. Ryota pala siya nun. Parang season 9 nga ata siya nagkaroon ng Atoy R. Si Atoy R. But then again, nakikita natin ang Smart Omega ngayon, dinadaan na sa macro. Kung kanina, adapt kami sa micro, ginagamit namin yung micro ngayon. Macro play. Ito yung ginagawa ni Ryota. Bina-box out niya. Literal, nilalagay niya ng boxing ring. Si Edward. Petrify. Nahanap. Flicker out. Tapos kinamitan ng Titonas. Welcome ngayon. Itong si Haji. Hindi na makapag-set up. Pero nandoon yung Minotaur. Hindi umabot pa rin. May ultimate din na magagaling kay Shurin. Pero nandoon yung binagsak na appraisal. Ichu! At ang makakasecure ng Lord ay si Edward. Gamit ang Benedetta. Samantalang unti-unti na rin nakahanap ng bawi ang Blacklist sa kanila. Oh my gosh, ang sakit na rin ng mga star shot. Ito ang bagsak. Entropy out para dito sa Smart Omega. Pero paano ang pagdepensa ngayon ng kanilang koponan? I mean, Blacklist International, they got the Lord. If they want to break the base here of Smart Omega, kailangan matalunan itong Nathan sa may loob ng base ng Smart Omega. But the issue is, ginamit nila yung Flicker para makontest nila yung Lord from the Nathan. He was forced to use an entropy out. And again, Edward showing up on that Lord gets the last hit.
they do win that objective, pero this is a problem for Balakles International kasi mahirap. For Omega, napakadali na mag-defend. Especially with the Ruby, na pwedeng hilahin ng mga targets for Blacklist International. Oo nga, no? Parang pang-counter-engage talaga yung lineup na meron dito. Ang Smart Omega and Trophy, pwede niyang gamitin pang in or out. Pero sino nga ba ang tunay na ma-out dito sa laban na ito? 1.1k gold lead. They can't. Pero ngayon, ilalaban H2? Nga ba nila? Lalim niya na H2. To. Lalim niya H2, ha? Uy, mare-reveal. Napakarami nakita okay, with that ultimate. Pero napakarami yata ang nabili na oras doon kapalit ng kanyang buhay. Vita try pumush dito ng Blacklist pero still that's a casualty para sa kanila. Sabi ni Exhort, ready na ako sa mature rules. Big guy ako eh. Wow! Grabe yun! Yung petrify niya 0.1 second lang eh. Paglanding na paglanding, nasa tiyan kagad ng Barats eh. Oo, oh, sako sa bunganga ng Barats. Oo, oh, pag ano, alam mo yung washing block. Wow! Sound there, wow! Paglanding niyan, bibig kagad eh. Makikita natin talaga yung veterancy ng mga players mula dito sa Smart Omega yung nananaig ngayon. Sila ang tutulak. Kaya lang kasi napakalawak. Yep. Napakaraming pang clear wave dito ng Blacklist International. Isipin mo na, sa malayo pa lang, binabaril-baril na ni Yue. Ubus-ubus ka agad yung buhay. Dami nating nakikita na, or actually napaka-onti na nakikita rin natin na clash. Nakikitang clash actually. Okay. Imagine mo, 16 minutes, 7-11. Yung ating score, no? And ganto natin, actually, marami na nga yan eh. Marami na mga kill na yan. Pero nakakatuwa kasi parang may bagong El Clasico. Okay. Bagong generation ng El Clasico. Ito pala yung sinasabi ko na El Clasico with a twist. Kasi ito yung twist na naibibigay ng Blacklist International Smart Omega dito sa laban na ito. Pero gusto kong i-highlight yung dalawang rumors natin. Haji at itong si Ribo. May mga pagkakaiba sila eh. Pero may kita mo rin na pagdating sa punto na kapag ipitan na, nailalabas nila yung fullest potential ng mga heroes na meron sila eh. Oh. Yeah. I mean, for the side of Smart Omega, it's a Florin. So, ang kailangan niyang trabaho dito is pindutin talaga yung ulti. Hasn't died yet kasi talaga nasa likod siya. Pero ang ganda rin kasi nung ano, yung utility na binibigay ng isang Florin sa isang teamfight. Actually, sobrang nakaka-bad trip yan. Yung bula, yung pag hindi mo pinapansin, yung pag nabutok ang kanya, nakakainis pa yung sound effects yan eh. Oh, yung bula, di ba? And AOE yun ha, kung kayo ay kumpulan, lahat kayo may stun, di ba? Yung pag hindi mo pinansin, ay may stun nga pala ito, no? Di ba? Pero ngayon, sisimulan na ng Blacklist International itong sunod na lord ng ating game. May 1v1 with the great one sa may bottom lane. Oh, kaso, naunang nakaalis si Edward. Yun nga, may mangyayari na naman ata. Nag-aabang si Edward dito ng tatawid. Habang medyo lumalayo na muna. Nagpakita yung carry ay nandun sa may bandang itaas. Pwedeng i-burst ito ng Smart Omega. Oh, Haji! Haji! Si Kaji yata ang gustong i-burst down this time. You know what, Yuri, naikasan Edward! Na din. Alam nila, pero nandun sa likod si Edward! Mukhang sasaluhin niya ngayon si H2! At mga tuli! Makukuha ni Haji yung panapos na hit taking down the jungler of Smart Omega! Oh no, si Ryota hinahabol pa, hindi pa tapos dito. Ang pananalasa ng mga agents at Toy R, kumakapit na lang doon sa may mga bato. Flicker ay gagamitin niya. Andun yung Star Shutter, pero malaking oras ang nababurn para dito sa Smart Omega. Di pa tapos ang Lord na to. Si Joe Pang isinunod! Oh, na-reset! Reset yung Lord. Alright. Pero tutunawin na ito ng Blacklist International Smart Omega. Uy. Kailangan nilang tibayan ngayon ang kanilang mga loob dahil 18-minute Lord na ang lalabas. Yeah. Aabot si H2 pati si Jome for this Lord fight. Again, it's the same issue with the fight earlier. Walang flicker. Si Haji, he was forced to commit that flicker para makalayo siya sa engage na ginawa ng Smart Omega. And the question is, magagamit na naman ba ng Blacklist International itong Lord? Kasi again, the issue for them, aside sa walang flicker, is may flicker din si Jome, and you're out still up against Nathan. Ito pa rin yung wave clear eh. May ano pa din eh. May maibubuga talaga dito in terms of defense ang Smart Omega na ngayon ay masusubok pero masakit-sakit na. Sakit na. Mga binabato dito ni Yue, mare-reveal pa silang lahat. So ngayon, medyo may kaalaman sila. Ryota ngayon, nagamitan na rin ang Electro Final Blow. Humampas na ang Lord sa kitna. Mukhang inuubos ngayon ng Blacklist International yung mga inhibitor turrets. Pero todo depensa lang din sa Lord muna ang Smart Omega. And they will be successful in defending their base. Pero na-open up na eh. Na-expose na rin yung base. May Bloodwings sa H2. So may added layer of shield para pang protecta doon sa Star Shutter poke na ginagawa ni Yue. And also, may chance na ma-survive niya yung Petrify combo ni Edward.
Mm-hmm. And yun yung kailangan nilang matali. Ilang beses lang gumawa si Edward ng mga miracle plays sa history ng Blacklist International. Isa ba ito sa mga may isusulat? Pero hindi! Si Jumi na huling isa, pero si Edward na makaganda rin yung nag-isa ko nagpasok. Si H2 ngayon ay nakatakas naman with the L2P out. Oh, si Edward na doon pa rin naman. Sinasalo sila at hindi na ibagsak yung Appraiser's Wrath. Pero si Yue, tatama yung Star Shatter, taking down Joe minus one for Omega. At ngayon, literal, ubos na ang inhibitor turrets ng Smart Omega. Oh no! Napakakatina ng damage ni Yue. Nagpatong-patong yung ano eh. Alam. Yung ilaw. Infuriage yung Lightning Trudgeon. At si H2O ang tinatarget nila. Si Yue papasok na Aji, na eh. Aji! Pumasok na naman si Aji doon. Oh! Edward! And Edward was four! With that follow-up, takes down two! At mukhang Blacklist International! Sila rin! Maka 2-0! Pinag-uusapan natin sa history ng Blacklist. Napakarami ng crucial play na ginawa ni Edward. At isa ito sa mga mailista. Wow!